still of Channel 4, right? Yeah, our counselor is. Isang mapayapa at magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagtataas ng pagbilang ngayong umaga ay pangungunahan ng mga kawali mula sa tanggapan ng pagpaplano at pagpapaunlad. Simulan po natin ang ating palatuntunan, una sa lahat sa isang bataimtim na panalangin ng bayan. Po naman, pakinggan natin sa kanyang pananalita ang punong tagapamanihala ng tanggapan ng pagkaplado at pagkakundan. Salubungin natin ang masikabang palakpakan, environmental planner na architect pa, Ginoong Danilo Victor H. Lacuna Jr.
po. Sa ating pong punong lungsod, Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, good morning sir. Sa ating pong Chief of Staff, Dr. Cesar Chavez, good morning po. Sa honorable members po ng ating sanggunian, magandang umaga po sa inyo. Sa ating pong City Administrator, former Councilor Felix Espiritu, magandang umaga po sir. At sa lahat po tayong mga hepe at kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila, isa pong makulimlim at magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, kami po ang City Planning and Development Office. Sa tingin ko po, kami po isa po sa pinakamaliit na tanggapan po sa buong City Hall. Yung nakita niyo po dyan, todo na po yan. Lahat na po kami yan. Bagamat may kakulangan po kami, sa ngayon po, doble po ang pagod po namin, masaya pa rin naman po kami. Dahil kung doon po, kilala yung lamang po kami dahil po sa zoning, ngayon po ay binibigyan halaga ng administrasyon ang pagpaplano. Kung naalala nyo po yung pong unang State of the City address ng ating pong alkalde, binanggit po niya na sinabi po ng DALG na sa Metro Manila, out of 16 cities and 1 municipality, ang Maynila po in terms of compliance with plans ay nasa number 16. Kulala po. Ano-ano ba yung mga plano na ito? Nandiyan po yung land use plan, development plans, gender and development plans, peace and order plans, disaster plans, housing plans, health and nutrition plans, lahat po ng physical plans, economic plans, social development plans, yan po ang marching orders po ng aming tanggapan sa ngayon. Maswerte po tayo, we have a mayor who is very dynamic, who is very hands-on, kaya po ang office namin ay obligado pong mag-doble kayod po para po kami ay makasabay babol po sa lahat po ng ginagawa po ng ating alkalde. Papalagay ko po tayong lahat po dito, gabi-gabi inaabangan po yung ginagawa po ng ating alkalde, di po ba? Yung sa Isko Serye, kung ano susunod na kabanata. Ang totoo lang po, hindi po tayo dapat ganun. Hindi po tayo dapat audience lang. Dapat po tayo ang inaasahan na maging behind the scenes sa lahat po ng ginagawa at gagawin po ng ating alkalde. Ang Maynila po ngayon, sinusubaybayan ng buong bansa at maging sa labas po ng ating bansa. Bakit? Sa tingin ko po kasi ang Maynila, it reflects yung state of our nation. Kaya ang tagumpay po ng Maynila ay katumpas para sa ating lahat ng tagumpay ng ating bayan. Di po ba? So, yan po. Ngayon, ano po ang ini-expect sa ating lahat? Ang ating pong mayor, mayroon pong vision na malinaw. Malinaw po yan. Kung saan po tayo ngayon at saan po tayo after 10 years. Having a vision is good. Pero sa palagay ko, mas gaganda pa po ang vision na ito kung tayo pong lahat ay naniniwala na kaya po natin itong ma-implement. At paano po mangyayari yan? Kung tayo pong lahat ay magiging bahagi ng planning process. Dahil sa totoo lang po tayo naman po ang nakakaalam kung ano po ang pwede o hindi pwede in the given time and our given limited resources of our respective departments. Tama? Tama po? Tayo po ang maglalatag ng roadmap kung ano po ang gagawin natin para po ma-achieve ang ating goals. Step by step. Year after year after year. After 3 years, after 6 years, after 9 years, kung saan po natin dadalhin ang Maynila. From aspiration to a reality, a realidad na Maynila will finally become livable
and will finally become lovable. Okay po ba yun? Kaya po, para po sa ating lahat, eh, seryosong tulong po ang hinihiling ng aming tanggapan. Seryoso po ito. Pagigihan po natin ang planning process para po yung goals po natin ay maabot po natin. Bilang pamuling pananalita, eh, gagahin po yung sinasabi po lagi ng ating pong alkalde na ang pamahalang lusog ng Maynila po ay maihahalin tulad natin sa isang musical orchestra. Kami po sa planning office, kami po ang gagawa ng sheet music. Kami po yung gagawa ng musical score. Tayo po mga kawani, tayo po ay may hawak na kanya-kanyang iba't ibang musical instrument. Pero, iisa po ang ating musical conductor. Iisa po ang may hawak ng baton. Iisa po ang siya magtitimon at kukumpas para tayo pong lahat ay sabay-sabay in creating something that is harmonious and something that is beautiful for our city of Manila. So muli po, ikinararangal ko pong tawagin ang ating pong punong lungsod, Gatpuno Francisco Isko Moreno Dumagoso. Salamat, Architect Dennis Lacuna, sa lahat po ng mga konsehalan na nandito. Magandang umaga sa inyo, sa mga department head, kawani, ng pamahalaang lusot ng Maynila. Good morning sa ating BJMP, fire, police, at lahat pa ng iba't ibang bisita. At iba pa'y galing pa ng iba't ibang dako ng mundo. Na nagpupunta rito, magandang umaga at talagang malakas ang Manila City Hall ngayon. Dahil po yung flag ceremony, lumililin. No? Pero walang ulan. Pagtapos ng flag ceremony, ulan na. No? Kaya bagay na dapat natin laging pagpapasalamat sa Diyos. No? Dahil tayo nabibiyayaan ng mga bagay na ating kakailanganin. Kayo lahat sa buhay, sa kanya-kanya niyong bahay, ay may kinakaharap na suliran. Maari rin may kinakaharap na pagsubok. O maari may kinakaharap na failure. Misan sa buhay natin, parabang pasan mo ang daigdig. No? Kahit ano pang pagsisikap mo para itaguyod ang iyong pamilya, parabang hindi sumasapat. Kaya kung minsan madalas malungkot kayo sa opisina, dinadaan nyo na lang sa Everbelena. Napapaganda. Meron pa ba nun? Meron pa? Natasha. Pero, you know, in life, if I may share with you, it's a matter of mindset. Ang bariya. On coin, there's always two sides of the coin. And it depends on how you see it. Yan ay mga bagay lamang kung paano mo tinitingnan ang buhay. Maari, may pagsubok ka. Totoo, mahirap ang buhay. Pero kung minsan, bagay na lagi mong iniisip kung ano yung wala, edi mas mabuting isipin mo na lang kung ano ang meron ka. Pag yun ang naging mindset ng isang tao, kahit ano pang kinakaharap niya sa buhay, ay mas madali siyang sasaya. Dahil ikay marunong magpasalamat sa Panginoon Diyos kung ano pinagkaloob sa inyo. Kaya tayo sa pamamahala, mga kawani ng pamahalaan, lusot ng Maynila, eh, minsan iisipin natin, saan kayo nakakita ng trabaho sa buong mundo o sa buong bansa. Nakatutulong ka na, may sweldo ka pa. Wala na yatang ganun trabaho ngayon. Kaya, kayo mga kasama kong kawani, isipin nyo na lang na araw-araw ng buhay natin, ilang tao ba pwede kong babago ang buhay?
ilang tao pa ang pwede kong matulungan? Paano ba ako magiging bahagi ng pagbabago? Paano ako makakasapi sa pagsasayos? Yung iyon lamang lamesa, kasimple-simple. Kung yun ay lagi mong inayos, kahit na anong dami suliranin mong kinakarap, at least, sumablay ka man nung araw na yon, kinabukasan pagdating mo, malinis ang lamesa mo, ang hinanda mo kahapon na maging maayos. Doon man lamang mapangiti mo yung sarili. Sa mga bagay na ito, mga kababayan, mga kawani ng pamala, ito ang mga bagay na pamamaraan na kung saan tinitingnan natin na ang pagsubok ay nagbibigay lamang ng leksyon sa ating buhay. Ang Maynila, hindi kaila sa inyo na kinakaharap natin na suliranin at pagsubok. Yan ang hamon sa atin ng 1,800,000 natutulog sa lungsod ng Maynila. Na tayong mga kawani ng pamalang lungsod ay inaasahan na sila ay mapaglilingkuran natin ng tapat, maayos at kagiliw-giliw na paglilingkod. Ibig sabihin, habang tayo nahihirapan, tayo'y malugod na naglilingkod sa kanila. Daman-daman natin na bahagi tayo ng solusyon ng suliranin nila. Kaya sa inyo lahat, hindi ko minamaliit ang ilan sa inyo'y may kinakaharap. Pang-ekonomiya man, pang-pamilya man, o mari sa puso man. Kapag ka iniwan kayo ng boyfriend nyo, palitan nyo agad. Bubon. Pag iniwan kayo ng girlfriend nyo, tandaan ninyo, mas marami ang babae kaysa lalaki. Tanungin nyo, police. So muli, sa inyo mga kababayan, mga kapwa ko kawani ng pamahalang lungsod, inihikayat ko kayo, buong kababaang loob, lagi tayong magkakaisa, pagtutulungan, at gagampanang pusa. Dahil yan ang gusto ko. Pusa ninyong kakaharapin. Pusa ninyong tutuparin. Pusa ninyong gagampanan ang mga tungkuling inatang sa balikat natin sa bawat isa. Kaya po, mga kawani ng pamahalang lungsod, ngumiti kayo. Ngayon, makulimlim. Nagtatago ang araw. Maya-maya, malay nyo, sisigla rin yan. Lalabas na rin ang araw. Sisilayan. Masisilayan natin lahat ang sikat ng araw. Kung ang araw ay lumulubog, pagdating hapon, tiyak, bukas, sisikat din yun. Yun ang ating laging babantayan. Aasahan. Sana bukas makita natin ang pagsikat ng araw. Ganon din ang pagsikat muli ng lungsod ng Maynila bilang kapitolyo ng ating bansa, mga kababayan. So muli, sa inyo, bago po ako magtapos, inanais kong ipakilala sa inyo at malugod nating tatanggapin at salubungin natin na masigabong palakpakan ang ating pong mayor na bumisita galing pa sa probinsya ng Quezon, mayor ng Gumaca, Webster Letargo. Sir. It is my Justin Letargo. At sampu ng kanyang mga kasamahan sa sangguniang bayan. Hindi ba kayo nakapandina? Public school teachers, district supervisors, head ng PNP ng Gumaca, department heads,
Bago po ako magtapos, hayaan natin, mapakinggan natin, makabati man lamang sa mga magaganda, guwapo, nakawani ng pamahalang Lusod ng Maynila ang ating mahalagang bisita na si Mayor Litargo ng Gumaca, Quezon. Magandang araw po sa ating idol na Mayor, Mayor Isko, sanggunian panlunsod. Sa lahat po ng department heads, magandang umaga. Hindi ko po ini-expect mag-speech ako. Ang bayan po namin ng Gumaca sa Quezon mula rito ay mga 5 oras ang biyahe. 200 kilometers. We are 9 years younger than the city of Manila. So kami po ay, kung kayo po ay 15, kami po ay 1587. 1582. So 9 years mas bata po kami. Magkalapit lang po tayo, tayong mga unang matatandang lunsod at munisipalidad sa ating bayan. Alam niyo po, pinilit namin makaharap ang ating mayor ng Manila dahil nakita po namin na siya yung nag-trailblaze ng pagbabago. After what he did in Divisoria, what he did in Manila, napagutusan po agad kami ni Pangulong Digong, nalinisin na rin ang bawat bayan namin. At totoo po nun, kung hindi po ginawa ni Mayor Isko, hindi naman mangyayari yun. But matagal na po namin pangarap, pero wala kami ng political will na ipinakita niya. Kaya sabi ko po, dapat pasalamatan natin ang ating mayor. Noong ngayon po, ginagawa na namin, nakita po namin yung magandahan, yung pagbabago sa aming bayan. Doon lamang sa palibot ng palengke. Ang dami yung nagpapasalamat sa amin. Ang dami yung nagsasabi, ang galing. Kasi first term ko rin po na mayor. Ang galing ng mayor, di ko masabi, kung hindi kay Mayor Isko, hindi mangyayari yan. Kaya ho, sabi ko sa kanya, sabi ko sa aking mga kasamaan, nag-contact po ko kay Sir, kay Dr. Cesar Chavez, baka pwedeng makabisita ang bayan ng Gumaca. Gusto ko pong ipakita sa aking mga kasamang konsehal, department heads, na kaya natin gawin sa bayan natin ang ginagawa sa Manila. And tama po kayo, Manila should be the leader in our country. Manila po dapat ang nagtuturo sa kung saan namin dadalhin ang ating mga bayan. At yan po ang pinapakita ninyo. Also, our town po ay isang heritage town. Meron po kaming museum at nakita rin po namin ang ganda ng binabago at pagbabago na ginagawa nyo dito sa inyong syudad. Ito na lamang po kinatatayuan natin. Ako po ay sa San Beda nag-aral. Lagi ko pong nadadaanan dati ito. Nakakalungkot to. Pero ngayon, nakakapagpamalaki na po sa ating mga puso. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat po sa mga naglilingkod sa lungsod ng Manila. Ito umarap. Thank you, Mayor. Ito yung aming pong mga bagay na ginagawa para sa inyong kaalaman ay kaya lang man kami nagiging mabisa dala ng aming mga kawani ng pamahalaan. Kaya po, mga kapwa ko kawani, o sa kanila na nanggaling, kapagka nagtulong-tulong tayo, o maaari pala tayong muling pamarisan, let's bring back the old days. And there was a saying before, hindi pa ako pinapanganak noon, si Felix Espiritu pa lang ang binatanong. Sabi noong panahon ni Mayor Lacso, sabi noong panahon ni Mayor Villegas, where Manila goes, the country follows. But that was in the 60s. Eh ako po yung 1974. Alam ko namang hindi kayo masyadong naniniwala at hindi ko kayo masisisi dahil ang tingin nyo lang sa akin ay parang 19. 19 niyan yun ngayon. Bago kayo, vlogger, ha? So muli, malugod po namin kayo tinatanggap. Mayor Litargo at ang inyong may bahay, mga department head, mga Division of City School officials, mga sanggunian bayan, na ako ay matagal na naging konsehal ng Lungsod ng Maynila, 7 na taon at 7 na taon din naging vice mayor. Pero ang lahat ng ito, kung ano man ang inyong ikinalulugod, ay hindi rin namin mapagtatagumpayan kung walang pagkagabay ng ating Pangulo ng ating bansa na si President Rodrigo Roa Duterte. Ako, kung lahat mga konsehal,
O ano pa hinihintay nyo? Bumanti naman kayo. Kayo naman bumisita sa gumaka. Iyan. Kaya-kaya. So muli, nawa, sa awa ng Diyos, maging masaya, matagumpay sana ang linggong ito sa personal niyong buhay at sa ating pamamahala o bilang bahagi ng pamahalang lungsod ng Maynila. Taas ang kamay ng mga taga-Maynila. O di lahat tayo, batang Maynila. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayong kapwa batang Maynila. Manila, God first. Magandang umaga. Mama-chan! Mama-chan!